Hi. Napapansin na kita dati pa eh. Nakakatakas din ako dito. Ngayon sa sorry ka. Adobo Recaps here. For today's recap, ang movie title ay Car Inyo Brutal. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Ariel, na kararating lang sa lungsod ng Maynila at naghahanap ng trabaho, kaya naman pansamantalang mananatili siya sa bahay ng kanyang pinsan na si Kato. Matapos ang paghahanap ng address, sa wakas ay dumating si Ariel sa bahay ng kanyang pinsan at sinalubong siya ng katulong na si Marisa. Maya-maya, habang kumakain sila ni Kato ay may dumating na babae na nagngangalang Lilibeth, at siya ang kapartner ni Kato sa kama. Pagkatapos kumain ay dinala ni Marisa si Ariel sa kanyang kwarto kung saan ito panandali ang makikituloy. Ilang saglit pa, aksidenteng narinig ni Ariel ang mga boses ng dalawang bansang nagkakaisa mula sa silid ni Kato, na kasalukuyang nakikipagbakbakan kay Lilibeth. Dahil nabibilugan si Ariel sa mga naririnig, agad niyang napagdesisyonan na gawin ang teknik ng mga lalaki para sa pagpapatangkad. Kinabukasan, napansin ni Ariel ang isang napakagandang babae na nakatira sa tapat ng tirahan ng kanyang pinsan. Dahil naintriga siya sa kagandahan nito, nagtanong si Ariel kay Marisa tungkol sa babaeng nasulyapan niya kanina. Ibinunyag ni Marisa na Christine ang pangalan ng babae, at siya ay babae ng isang tiwaling opisyal na nagngangalang Edmund. Nang marinig ni Kato ang kanilang pag-uusap tungkol kay Christine, binalaan ni Kato si Ariel na umiwas sa babaeng iyon. Binigyang diin ni Kato na si Edmund ay isang corrupt na opisyal ng gobyerno, at may history ng pananakit sa sinumang lalaki na lumalapit kay Christine. Kinagabihan ay pumunta si Edmund kay Christine, at agad itong inanyayahan na magsagawa ng mga aktibidad sa pag-araro sa bukid nito. Sa gusto man niya o hindi, napipilitin na lamang si Christine na sumunod sa lahat ng gusto ni Edmund, kahit na nags-asawa na ito sa ugali niya na madalas ay minamaliit siya. Kaya lang, hindi niya ito maiwan-iwan dahil binibigyan siya ni Edmund ng maraming pera, para itaguyod ang pamilya niya sa probinsya. Kinabukasan, nakita ni Ariel si Christine na may kausap na isang lalaki sa harap ng kanyang bahay. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Lilibeth ang kanyang pinsan na si Marla kay Ariel, at kasabay nito, niyaya siyang makipag-inuman sa kanila. Si Marla ay nagsimulang uminom ng labis, at dahil sa natipuhan niya ito kaya nagsimula siyang makipaglandian kay Ariel. Dahil dito, naalala niya ang mainit na bakbakan sa kwarto ni Nakito at Lilibeth kahapon, kaya nag-react ang kanyang magic wand. Pumayag si Ariel sa pang-aakit ni Marla, at dinala siya nito sa kwarto, para pag-araruhin si Ariel sa kanyang bukirin. Sa kabilang banda, nakatanggap ng ulat si Edmund na may kausap na lalaki si Christine sa harap ng kanyang bahay. Ipinaliwanag niya na ang lalaki ay ang kanyang kapatid na si Eman, na nanggaling pa sa kanilang probinsya. Pagkatapos ng hapunan, ipinaliwanag ni Edmund ang kanyang plano na magdeposito ng maraming pera, na bunga ng katiwalian nito sa gobyerno, at ilalagay sa bank account ni Christine. Dagdag pa nito, siniguro din niyang wala naman itong magiging problema. Kinabukasan, humingi ng permiso ang katulong sa bahay ni Christine na umuwi sa probinsya ng ilang araw, dahil may sakit ang kanyang asawa at sinabihan siyang huwag magmadaling maghanap ng bagong kasambahay. Ipinaliwanag ito ni Christine kay Edmund at pumayag naman siya, sa kondisyon na walang ibang pwedeng pumasok sa kanyang bahay. Kinagabihan, humingi ng tulong si Marisa kay Ariel para pumunta sa bahay ni Christine, dahil nawalan ng kuryente sa bahay niya. Si Ariel, na nakakuha ng pagkakataon ay agad na pumayag na pumunta sa bahay ni Christine, para ayusin ang kuryente sa kanyang bahay. Matapos ayusin ang fuse at breaker, niyaya siya ni Christine na magkape habang nagkukwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang buhay. Biglang tinawagan ni Edmund si Christine, para siguraduhin wala itong ibang lalaki sa bahay niya, at dahil dito ay agad niyang pinaalis si Ariel at pinauwi. Bago umalis ay nagpalitan pa sila ng kanilang mga cellphone numbers, para makontakt siya ni Christine sakaling mawalan siya ulit ng kuryente. Dahil nalaman ito ng kanyang pinsan, muli siyang binalaan ni Kato na iwasan ang babaeng iyon, dahil magkakaroon lang siya ng problema sa hinaharap. Imbes na layuan ni Ariel si Christine, mas lalo pang nakikiusyoso si Ariel at laging pinapansin ang kalagayan ng kanyang bahay. Kinagabihan, muling kinontak ni Christine si Ariel, at hiniling na pumunta sa kanyang bahay. Pagdating niya doon ay uminom sila ng beer habang nagkukwentuhan, at maya-maya ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang sitwasyon. Sinabi niya na nahihirapan siya sa ginagawa sa kanya ni Edmund, at gusto niyang tumakas dito at manirahan sa malayo.
Si Ariel na nakikinig sa pagtatapat na ito, ay hindi man lang matulungan si Christine, dahil natatakot din siya sa kung ano ang gagawin sa kanya ni Edmund. Dahil nakainom ay biglang inimbitahan ni Christine si Ariel na mag-araro sa kanyang bukid, at dinala niya ito sa kanyang silid. Nang matapos ang kanilang mainit na bakbakan, nagpa siya si Ariel na umuwi na, at hindi niya alam na nakita siya ni Marisa, kung saan siya nang galing ng gabing iyon. Makalipas ang ilang araw, hiniling ni Edmund kay Christine na mag-fill up ng mga form, para makapag-deposito siya ng pera mula sa corruption. Nagdadalawang isip si Christine dahil alam niyang maari siyang makulong kapag na-booking ito, ngunit wala siyang magagawa kaya sinunod niya ang sinabi ni Edmund. Napilitan si Christine na pumasok sa bangko kahit na natatakot siya, dahil galing sa katiwalian at nasa pangalan niya ang pera na kanilang ide-deposit. Sa kabilang banda, si Marisa, na minsang nakahuli kay Ariel na galing sa bahay ni Christine ng hating gabi, ay nagsumbong sa driver ni Edmund tungkol dito. Gaya ng nakagawian, bumalik si Ariel sa bahay ni Christine dahil sa kanyang imbitasyon na mag-araro sa kanyang bukid. Nang matapos sila sa bakbakan, hiniling ni Christine sa kanya na tapusin niya si Edmund. Nang marinig ni Ariel ang kanyang mga plano ay agad itong tumanggi at mabilis na umuwi. Kinabukasan, biglang dinukot si Ariel ng mga tauhan ni Edmund at dinala siya sa isang lugar para turuan ng leksyon. Sa mga sumunod na eksena ay naging hindi maganda ang pakikitungo ni Edmund kay Christine matapos nitong malaman na may relasyon sila ni Ariel. Kahit sumisigaw na si Christine sa pananakit ni Edmund, ay walang gustong tumulong sa kanya dahil natatakot silang lahat kay Edmund. Hindi ito tumigil doon, pinilit din ni Edmund si Christine na araruhin ang bukirin nito hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, bumalik si Christine kay Ariel na may mga sugat, at nakiusap na tapusin niya si Edmund gamit ang lason. Dahil naawa si Ariel sa kanya at gusto niyang gumanti, kaya nagpa siya itong tulungan siya. Nang sumunod na gabi, sinimulan ni Christine na isagawa ang plano, sa pamamagitan ng paglalagay ng pampatulog sa inumin ni Edmund. Pagkatapos niyang inumin ay nakaramdam ng pagkahilo si Edmund at agad na nakatulog. Mabilis niyang tinawagan si Ariel at pinapante siya sa bahay nito. Sa kanilang pagtataka, nagkamalay si Edmund at mabilis na inatake sina Ariel at Christine. Habang busy si Edmund sa pananakit kay Christine, ay biglang itinurok ni Ariel ang lason sa balikat ni Edmund, na agad na ikinatuldok ng buhay nito. Matapos nilang maisagawa ang kanilang plano, sinabi ni Christine kay Ariel na umuwi na muna siya, at kumilos na parang walang nangyari. Kinabukasan, nakita ni Kito na maraming pulis sa harap ng bahay ni Christine, kaya sinabi niya ito kay Ariel. Paglabas nila para makiusyoso, itinuro ng driver ni Edmund si Ariel sa mga pulis na siya ang kalaguyo ni Christine. Dahil dito, inimbitahan ng mga pulis si Ariel sa kanilang himpilan para sa pagtatanong, dahil siya ang huling nakausap ng sospek bago nilason si Edmund. Nagtapos ang pelikula ng sa ibang lugar, kinuha ni Christine ang lahat ng idinaposit na pera ni Edmund sa bangko, at tumakas kasama si Eman, na sinasabi nitong kapatid niya kuno, ngunit ang totoo, si Eman pala ay matagal ng kasintahan ni Christine. Ipinapakita ng pelikulang ito ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at sa ibang tao, paggalang sa dignidad ng bawat isa, kabayanihan sa gitna ng mga pagsubok, at determinasyon sa harap ng hamon ng buhay. Kung nagustuhan mo ang recap, baka naman po pwedeng paki-like nitong video at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod pang mga uploads. Maraming salamat sa panonood!